yung kagamitan nila, pati yung mga tao nila, antik na rin. Parang panahon pa na ano, talagang nandun pa rin sila, kawawa naman, no? Benefit, retirement benefits are due to these people, no? Because they work for it, di ba? Pag tinagtrabahuhan na nila, kanila yun eh. Nalulungkot ko po na simula 2009, hindi po nakayanan po ng IBC 13, nasagutin po ang mga ibang retirement benefits. No, na may utang atang DepEd ng 75 million, so bakit hindi po singilin? I will help you, na maningil, kung gusto niyo po. Yes, sabay tayo, tutulungan ko masingilin DepEd. We don't have a studio. And, we don't actually have a studio right now, Mr. Chair, unfortunately. We have a makeshift studio because in the building that we're currently residing in, it's low ceiling. We do the broadcast use, but it wouldn't. Ah, you're not in broadcasting in the broadcast city anymore. Wala na doon. Nasa ano na lang po. Nasa corner na lang po ang IBC. Oh. Yung pong Channel 13 ay binibenta po. Paano naman po yung mga separation pay ng mga empleyadong nagtrabaho dito? Mr. Chair, nandito po ang ating President and CEO ng IBC 13, si Mr. Hexelon Alvarez. Pwede po niyang sagutin ang inyong mga tanong. Magandang hapon. Good afternoon, Mr. Chair. Tungkol po sa mga retirement benefits po ng mga empleyado po ng IBC 13, ikinalulungkot ko po na simula 2009, hindi po nakayanan po ng IBC 13, nasagutin po ang mga ibang retirement benefits. Sa ngayon po, we were able to cover only the amount of roughly around 38% of the total 100%. Kaya po kami humihingi po ng tulong po sa Senado sapagkat nung isang taon po, meron po kami nakitang resolution na maaari po natin gawin. Through the help of the Office of Congressman Ed Salagman, meron po kasing pondo. Ang tawag po dito ay yung Pension and Gratuity Fund. And this fund is a revolving fund and it's supposed to cover other GOCCs when they can no longer pay for the retirement benefits of their employees. So pasok na pasok po dito ang pagsagot po sana na matagal na pong nagla-languish po in squalor ang ating pong mga retirees, roughly around 130 of them. Sa ngayon, ang natatanggap lang po nila, ang kailang pong ibigay ng IBC ay 10,000 pesos a month doon po sa kanilang mga ano. Napakalungkot po and we all know that it is this particular sector, yung mga retirees, mga senior citizens, ang talagang tinamaan po itong pandemic. With the indulgence of Senator Tulfo, ilan po doon sa mga retirees na ang namatay na hindi man lang naramdaman o Unfortunately, natin actually, retirement benefits? We actually prepared a video, but about 3 or 4 have already passed away in the past 2 years and they have yet to... So ano nangyari doon ngayon, Mr. Alvarez, yung namatay na at hindi na natanggap yung kanilang pension, so ganun-ganun lang, wala na? Hindi po. Sinisigurado po ng IBC na kahit papano, kung ano man ang meron po ang IBC maibigay, binibigay po namin sa kanilang mga legal heirs. Okay. Right. Pero, di ba yung IBC 13, marami mga bumibili ng airtime dyan, block timer, so kumikita rin yun, kahit papaano? I think. Sa pagpasok ko po... Saan po pumunta yung mga income doon, mga revenue doon sa block timer? Sa mga block timer? Yung mga block timers po dati, this was DepEd po. This was during the pandemic. Parang nagkaroon po ng... So I know na may utang-atang DepEd ng 75 million. So bakit yes po singilin? Sinisingil po namin sa ngayon at we were informed also by the USEC of Finance and Admin po ng DepEd na it's under process po. Hopefully, makukuha po ng IBC yun at malaki pong tulong yun sapagkat... Okay, kung magbayad po yung DepEd, I will help you, maningil, kung gusto niyo po. Yes, sabay tayo, tutulungan ko masingil yung DepEd. Now, pag nasingil po yung 75 million, halimbawa, so ano pong gagawin nyo dun sa 75 million? Dun po sa 75 million po, dun po namin tutugon po para sa mga empleyado po namin. Meron po ko din kasing a similar situation pero we were able to find the workarounds. So sa mga empleyado nyo, ibig sabihin pambayad sa mga retirees, yung mga nagretiro?
a portion of that will go to that and also to a recalibration of their salaries. Kasi mga empleyado po ng IBC, katulad din po ng mga empleyado ng PTV4, hindi rin po naka-receive ng increase. Opo. Last year, when I assumed office, I saw this and it was very obvious to me na something had to be done. So what I did was I provisionally provided for a 3,000 peso recalibration for them. Which is now subject of COA, a COA observation, but hopefully, if it'll be approved by the Office of the President, then we can continue to work as for that. So, okay, last na lamang po, Mr. Chair. So, asahan ko po yun, yung mga pinag-usapan natin dito, na po yung po'y matutupad. Ako po'y makulit na tao. Maraming sasabing napakakulit ko raw. Yes, inaamin ko po yan. Dahil ang gusto ko po, kung ano yun ay pangako, ano na pag-usapan, talagang dapat natutupad. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo every now and then, and 2 years from now, I'll be like the monkey on your back. I'm not gonna stop until I'll get good answers. And good answer with me will mean na makukuha po ng mga pobreng mga taga-PTB4 na aping-api sa napakahabang panahon, sila po'y aping-api. Kinakawawa po sila. Totoo yan. Kawawang-kawawa po yung mga taga-PTB4. Masisipag po sila. Because I've been there. I was there. I was one of them. They do their best na para makapagsirbisyo, makapagtrabaho. Tapos, ang kapalit. Pinapagwapo, again, for the end time, ang trabaho po ng mga taga-PTB4, pinapagwapo po kung sino man yung administrasyon na pinanilbihan nila. Gwapong-gwapo. They do everything na para maging gwapo. Pero, anong kapalit? Binabalasuba sila. Pinapapangit sila. Pangit ang kanilang sitwasyon, I mean. Yun lang po. Pasensya na po kayo because naging sentimento ako. May sentimento po kasi ako ngayon. At, I mean, I'm being sentimental because once upon a time, ano po ako sa PTV4, dyan po ako nag-umpisa. Hindi ko po siguro kayo makakaharap ngayon. I won't be Senator Rafi Tulfo kundi dahil sa PTV4. Isa po yan sa nakatulong para marating ko po yung aking kinaroroon ngayon. So that's why malaking pasalamat ko rin sa PTB4. Okay? Magkaroon po ako ng, naging reporter ako dyan, naging newscaster ako dyan, nagkaroon ako ng TV shows. So malaki po ang nagawa sa akin ng PTB4. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Mr. Chair, thank you so much. Thank you. So Sir Rafi, we understand your sentiments. May ano pala. Of course, may sentimental value sa inyong PTV dahil doon kayo nagsimula. Talaga nakakalungkot din yung ano no, yung sitwasyon no while reading because the first time I chaired the OPS also hearing the sad situation of IBC and PTV4. Pero alam niyo napansin ko rin yan pag yung bihirang panahon ako na interview sa IBC at sa PTV parang yung kagamitan nila pati yung mga tao nila antik na rin. Parang panahon pa na ano, talagang nandun pa rin sila, kawawa naman, no? It's really sad, no? The sad state. But I just like to ask, siguro kung, isn't it mandated supposedly by law that the benefits of the employees, on the retirement benefits of the employees should be given to them? Dapat siguro we can ask DBM, at least kung yun man lang, Sir Rafi, pagtulungan natin as DBM, so that once and for all, we can already settle this problem of a decades-old problem na itong... we know for a fact that IBC and PTB4, ano to, subsidized na ito, hindi na kumikita talaga. But I think yung benefit, retirement benefits are due to these people, no? Because they work for it, di ba? Pag tinagtrabahuhan na nila, kanila yun eh, di ba? Parang ganun din yung sa amin sa ano, sa local government sa San Juan namin, no? I remember... yung terminal leave ng mga tao sa amin doon, ayaw ibigay. Pero tao, ano yun eh, pinagtabawuhan eh, that's theirs. So probably we can ask, we'll see what we can do so that we can finally settle this. Sabi nga ni Attorney Sanchez and at Yusek Ina, hopefully itong mga problema to in a year or two, hopefully ma-resolve na. Just imagine, IBC, PTB, or RPA, buti si RPA9, wala na sa equation. Panahon pa ng ano to, ng Marcos Senior. No, tapos after that talagang subsidized na siya ng ating budget all the way. So yun lang, probably yung retirement benefits should be mandated by law and probably we can see how we can settle this problem once and for all kasi kawawa naman tao. How many
Mr. Excel Alvarez, how many employees does IBC 13 have at present? Currently, Mr. Chairman, our total component is around 172. 172? 172. This is nationwide po. So these are 172 families that... Tsaka talagang ma-equip ninyo, ano na eh. Naku po, na sobra. Para ho pa ni... Kopong-kopong pa po. Limbahong eh, no? Nalimang iba na, wala talagang ano na. It's binubuhay na lang si subsidy and you're just living through the subsidy. That's correct. Para lang maitawid, di ba? So we understand the predicament. Probably yung ano talaga niyan, ang plan is really to privatize but it has to be feasible. Kailangan maging viable siya. Yes, nobody will buy it. Nobody... I don't think any corporation or enterprise will take interest if it's a losing in its current situation ng IBC. How much are we talking about para po what is due to the employees or the retirees? Yes po. This is actually about 50% of what IBC is requesting for in subsidy. This will cover all of the existing retirees of IBC 13 plus also the 30 more retirable employees since 2019, Mr. Chairman. So your request is for personal services, yung ba yun, 619 million? Is this the one? Is this the figure? Yung nasa ano, yung sa budget request ng OPS, IBC 13 is, total is 979 million, of which personal services is 619.53. That is correct, Mr. Chair. Kasama na dyan. Kasama na rin po yung mga pasweldo po sa ating mga current employees. So that will cover all... Yes, Mr. Chair, that will place IBC 13 with regard to the outstanding obligations in the clear. Yung MOE naman to keep it running, no? Of course. Yung capital outlay, anong balak nito? New equipment? Will you still buy new equipment or improve the facilities? Yes, Mr. Chair. I think this is also absolutely necessary in order for IBC to become a viable source of information. If not information, also since we've also reorganized ourselves as the Philippine Educational Channel, it would help boost meeting the commitments that the Philippines has made to the United Nations for SDGs on education. What are the yung assets pa ng IBC? Sa ngayon po, it's roughly around 1.7 billion. I think that was the last inventory that was made. We still have yet to confirm this. We are going to be conducting, but a lot of our equipment That includes a studio. We don't have a studio, and we don't actually have a studio right now, Mr. Chair. Unfortunately, we have a makeshift studio because in the building that we're currently residing in, it's low ceiling. We do the broadcast use, but it wouldn't. Ah, you're not in broadcasting in the broadcast city anymore. Wala na doon. Nasa corner na lang po ang IBC. Oh,